What's up mga kakompresor? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Andito ako ngayon sa taas ng planta namin. Ngayon tingnan nyo, ayan. Gunting tutorial muna tayo ngayon kung paano ito troubleshoot yung 5TR na aircon natin. Ayan. So, papanoorin nyo ito. Kahit papano, may matutunan kayo nito. So, tara! So, ito yung 5TR na sinasabi ko sa inyo. Kursi tayo. Yung pinakaunang gagawin dapat, i-check natin kung may kurinti pa ba siya. Dapat unahin talaga ito for safety sa sarili natin. Kasi kahit binababa natin yung breaker, imali pala yung breaker, kasi yung mga breaker kasi dito, may mga tagging nagkasama-sama, baka mali yung tagging, mas sigurado na yung i-check natin kung may voltahe ba siya. I-check natin kung gagamit tayo ng test lead tsaka yung tester natin na clameter. Check natin yung linya niya. Ito 3 pisto, 380 yung supply niya. Kaya dito tayo yung ito, yung apat ito. Ito in line, line 2, line 3 tsaka neutral. Tutusok lang natin 'to yan. So, meron siyang kuryente. Di alam natin na delikado. So, ngayon makikita nyo may magnetic contactor, meron tayong manual starter, meron tayong kapasitor dalawa, meron tayong relay. Itong relay kina-cancel ko na to, wala na to, hindi ko na kinakabit, hindi ko na ginagamit. Kasi may relay naman tayo galing sa evaporator. Tsaka si evaporator, siya yung nagdala sa condenser unit natin, yung outdoor unit natin. Bali outdoor unit to ha, take note outdoor unit. Ngayon, next is, check natin kung si outdoor unit buhay ba. Paano? Ika-clamp natin si clameter dito sa isang wire niya sa line. Si-check natin, si-set natin sa amps niya. Pag ganun, isang wire lang ha. So, merong 2.1. So, ibig sabihin yan, tumatakbo si indoor unit. Tapos, next is, si neutral tsaka si common, galing sa evaporator, ito yung neutral nagsusupply ng coil lang contactor natin. Ito yung coil lang contactor natin, yung auxiliary niya. Yan. Iyan dalawa nasa ilalim, nasa baba. Kung walang common na lumabas dito galing sa loob sa indoor unit, hindi papalo si magnetic contactor. Kaya check natin kung meron bang voltahe siya. 3 phase 380 nagiging 220 lang to kasi si line tsaka si neutral kung iti-test mo yan 220 lang yan. Iti-test natin si line tsaka neutral. Puti si neutral. Yan puti si neutral. Tapos si line yellow. Ayan, diba? 220 lang. 220. Kailangan natin ng 220 kasi yung board natin sa evaporator doon sa indoor unit natin is 220 lang, hindi 380. Yung 380 lang yung supply nito sa compressor lang, para sa compressor. Ngayon, bakit hindi pumapalo si magnetic contactor natin? Titingnan natin dito. Si neutral tsaka si common, ito yung supply doon. Tusok natin yung test lead dyan.
So wala. So ibig sabihin wala siya. Kaya hindi pumapalo yung walang boltahe, kaya hindi pumapalo yung magnetic conductor natin. So yung problema natin, may problema tayo sa evaporator, yung control niya. Mamaya check natin doon. Tapos si common, pumapasok yan sa ano natin, pressure switch na sa ilalim. Hindi ko lang binubuksan. Sana, mas maganda sana kung makikita ninyo yung pressure switch. Ito, yung labas niya, yellow. Sana. Ito yung pula. Pula pala. Yan, yung pula. Yan, pula. Yan. Ito, labas niya. Dinug, kadugtong to sa pressure switch, papunta sa loob. So, yung pressure switch naman, yung labas ng pressure switch ng wire, lumabas dito sa coil natin, supply ng coil natin sa magnetic conductor. Bakit? Kasi para may safety tayo sa compressor natin, kaya kailangan natin ikakabit si pressure switch. Halimbawa, nagkakalik si unit natin, yung cap, yung ano natin, yung pipe nagkakalik. Si pressure switch automatic yan, ha, kung malapit nang maubos yung preo natin, automatic yan, nag-o-open, hindi nag-o-close. Kung nag-o-open si pressure switch, hindi tatawid yung kurente dito. Kaya hindi papalo si contactor, yung coil natin. Yung isang coil natin, ano yan, si neutral yan. Si neutral, nakaabang lang yan, nag-aantay lang yan ni galing sa evaporator, yung common niya. Common, papuntang pressure switch, labas na pressure switch dito sa coil. So kung walang supply ng common galing sa evaporator natin, hindi siya papalo. Kung may leak yung unit natin, wala na siyang preon, hindi rin siya papalo. Kasi yung si pressure switch naka-open, hindi naka-close. Ha? Single pole. Single pole na? 110. Wala. Wala kayo? Wala. Si ano? Tanungin mo si Glenn. Ano si Glenn? Iwan ko, saan? Sira yung si dryer eh. Basag ito. Makikita nyo dito, may ano tayo, terminal block. Yan, ito yung tinatawag na terminal block. Ito si line, yung sa ibabaw, si load. Ito yung load natin. Nagkakasupply si evaporator kasi kumukuha siya ng dito sa neutral tsaka si line. Pag ito si line tsaka si neutral, 220 lang yan. Tapos nagkakasupply ito kasi nagloop tayo ito, pinaikot lang yung wire. Ayan o, nakaloop. Ito si line, si pula. Si neutral, si black. Ayan, line, neutral, pula. Pula dito, tapos black, si neutral, ito na yon. Kaya magkakasupply ito yung pula tsaka yellow, yung papunta sa evaporator. Yung balik galing sa evaporator, ito si common, yun ang papunta sa pressure switch natin. Kaya 220 lang yung ginagamit kasi yung board natin nga is 220 lang yung kailangan yung supply tsaka si panmotor sa evaporator natin. Kaya 220 lang, hindi 380. Yung 380 sa compressor lang yan. Sa compressor lang yan natin. Yung supply sa para sa compressor natin. Yun ang sinusupplyan natin ng 3-phase. Tapos si manual starter natin, meron siyang kulay blue, kulay black tsaka red. Yung kulay red, at yung ibig sabihin niya, nagtitrip yan. Pag i-start mo yan, si kulay black, idiin mo lang yan. Yan. Idiin mo lang yan. Ganyan. Pag nagtitrip siya, si pula naman yung, si pula, si red naman yung lulubog. Ganyan. So, ganyan yung manual starter natin. So, balik tayo. Na ano lang, kasi may yung kaibigan ko nagtanong sa akin. Napuputol yung
ano natin. So ito, makikita nyo si meron tayong manual starter. Ito, optional lang to. Bakit namin nilagyan ng ganito? Kasi yung mga breaker dito, matataas yung amperahe nilalagay. Minsan, 100 amperes. So, hindi kayan ititrip ng compressor kung ganyan kataas yung breaker natin ng amperahe. Kaya nilagyan namin ng manual starter. Kasi, pwede mo itong isit kung halimbawa, ano lang yung kaya ng compressor natin. Bubuksan lang dito. Oh, ito, ikutin mo lang yan. May nakalagay dito na 20, 25, 30. Hindi nyo lang nakikita kasi burado na. Yan, ikutin lang yan. Kaya nilagyan namin ng ganito. Pero kung yung circuit breaker ninyo na siya lang ang nagamit, yung isang unit lang ng aircon gumagamit, tapos yung apirahe niya is tamang-tama lang din sa kanya, tamang-tama lang sa capacity ng compressor sa aircon natin, pwede na hindi lagyan ng ganito. Ilagyan lang namin to kasi yung breaker namin halos dalawa yung gumamit, nakakupol dalawang unit ng aircon, kaya nilagyan namin ng ganito. Si relay, wala na to, kinansel ko na kasi meron naman tayong relay sa evaporator, siya na yun magkocontrol sa outdoor unit. Tapos yung capacitor ng dalawa sa fan natin, sa fan motor natin. Minsan din, i-check nyo rin kung yung fan nyo is freewheel pa. Kasi, nasisira yung bearing nito. Yan, umikot siya. Ito, malambot din. So, walang problema. Tapos, ititest ninyo kung may continuity pa ba yung ano niya, yung fan natin, yung motor. Kung buhay pa ba. Ito, walang kapasitor to ha, sa ano, walang kapasitor to sa compressor natin kasi 3-piece siya. Hindi na siya kailangan lagyan ng kapasitor. Ngayon, tapos na tayo dito sa supply. Meron siyang supply. Meron siyang gumagana yung indoor unit natin. Ayan o, gumagana siya. Ang problema lang yan, wala siyang common. Hindi, ibig sabihin, yung relay niya hindi pumapalo sa indoor unit kaya wala siyang lumabas dito papunta sa contactor natin. So minsan kasi may problema doon, ano lang settings, hindi na siya naiba yung settings kaya hindi siya nag-close yung relay doon sa evaporator. Tapos next is si compressor. Si ka-compressor yung sunod natin. Ka-compressor. Set natin sa ano, continuity. Nakikita nyo dito itong black, blue, red. Ito yung supply doon sa wire galing sa compressor sa ilalim. So ito na yun, bali dito. Ito may compressor kami sira, ipakita ko. Ayan, tatlong linya yan. Ayan, tatlong linya. May one, may R is saka common. Yan, 1, 2, 3 yan. So yun yung wire na lumabas doon, tatlo. Check natin kung buhay pa ba yung compressor natin, yung ano na, yung winding nya. So, kasi pag wala na, sunog or grounded. Tusok natin dyan sa tatlo. So ayan, kita nyo, 2.6. Tapos, dito sa isa, 2.6. So balance siya. Importante yung balance. Kasi pag hindi siya balance, may problema yan. So, buhay yung ano natin, winding ng compressor. Next is, mag body ground tayo. Tusok yung isang linya dyan, kahit saan dyan, isa-isahin ninyo. Tapos yung isang test lead sa body ng unit. Pag wala siya, ayan, wala. Ibig sabihin yan, walang hindi siya grounded. Okay, wala siyang problema. So
Ito, balik ko dito. Si neutral nakabang lang yan ha. Nakabang lang yan kay common doon galing sa evaporator natin. Hindi siya papalo. Hindi siya pumapalo kasi yung common natin galing sa evaporator wala. Tapos minsan kung sino mang nakaano diyan na nakakinkwentro ng ganito na mga pag problema, mas maigi, kaya ko siya tinitest kanina, si neutral sa kasi common, minsan kasi meron, magkameron siya na 220, tapos si contactor hindi pumapalo, so wala na tayong pagbintangan kung sino yung problema, si coil yung sira kasi meron na siyang 220, bakit hindi siya pumapalo? So yung coil natin sa ilalim sira, kaya hindi siya pumapalo. So kailangan palitan natin to pag ganun nga problema, pag ganyan. Kaya yun lang. So sana may matutunan kayo kahit papano, yung sa mga, lalo na sa mga ano, baguhan dyan. Panoorin nyo tong vlog ko to hanggang matapos para dagdag kaalaman naman sa inyo. So hanggang dito na lang. Bye-bye!